guys! Welcome sa ating panibagong vlog. So in this video guys, tatalakayin natin ang 10 best budget scooter for beginner. So yung main factor na i-consider natin dito sa video ito is first yung presyo niya. Kung mahal ba siya, o mura ba siya, or angkop ba siya sa motorcycle na bibinhin natin, or kung kaya ba ng budget natin. Second is yung seat height. So marami sa mga viewers ko palagi nagtatanong, kaya ba daw abutin na ganitong height? Kaya ba daw itunggan na ganitong height? Kasi hindi naman natin mapagkakaila na halos lahat na ng mga lady ngayon is nahihili na magmotor. And third is yung kanyang weight, no? Iko-consider din natin yan para sa mga baguhan, kung kaya ba nilang imaneobra to, kung sakto lang ba yung weight ng motor para sa kanila. And fourth, last but not the least, is yung kanyang average fuel consumption. And napaka-importante yung factor yung kanyang average fuel consumption kung matibid ba siya sa gasolina. So without further ado guys, let's start this video. So una sa listahan natin ngayon guys is the Honda Beat. When it comes to its engine, siya ay 108cc to be exact, 4-stroke, single overhead cam, air-cooled, ESP, PGM-FI, at pagdating naman sa max power, meron siyang max power na 6.8 kilowatts at 7,500 RPM, at max torque na 9.21 Nm at 6,000 RPM. So sa kanyang 108cc displacement, guys, kitang-kita nyo naman may hatak at may bubuga din naman sa power itong si Honda Beat. Pagdating naman sa kanyang seat height, meron po siyang seat height na 740mm. So sa height ko na 5'5 guys, no? Palagi ko na itong nare-review si Honda Beat. Nagawan ko na din ito ng test ride. Abot na abot natin si Honda Beat. So sa mga may height like mga 5'5 flat or 4'9, kaya nyo din po itong abutin kasi napakababa lang po na kanyang seat height. Pagdating naman po sa kanyang timbang, no? With oil and full tank, siya po ay 93 kilograms. So, napakagaan lang din po nitong motor na to. So, kung ikaw ay lady rider na may height na 4'9 at may timbang kang like kahit 45, kaya-kaya nyo po itong abutin at kaya-kaya nyo din po itong imanobra. So, si Honda Beat guys ay may dalawang klaseng variant. Standard variant at saka yung ISS with combi brake. So, sa standard variant guys, yung kanyang average fuel consumption is 58 km per liter. While yung ISS with combi brake, yung kanyang average fuel consumption guys is 63.7 km per liter. Yung isang variant guys na ISS is equipped na siya ng idling stop system na kung saan pag halimbawa at inactivate mo yon 3 to 5 seconds na hihinto yung motor mo kung sa mag-off yung engine. In that way guys, mas nakakatipid kayo ng gasolina. While pag halimbawa naman in-off nyo yun, in that way guys, nakakatipid naman din kayo ng baterya. Pagdating naman sa price guys, si standard version ay may presyong 69,900. While si ISS with CBS version ay mayroong presyong 72,900. So meron silang 3,000 price difference. So next on the list is walang iba kundi si Mio Sporty ni Yamaha. So si Yamaha Mio Sporty guys ay mayroong engine specs na 114cc to be exact. Air-cooled, 4-stroke, single overhead cam, 2-valve, single cylinder. At pagdating naman sa kanyang max power, meron siyang max power na 5.7 kilowatts at 8,500 RPM at max torque na 7.2 Nm at 5,500 RPM. Meron siyang seat height na 745mm. So medyo mas angat lang ng seat height si Mio Sporty kumpara kay Honda Beat ng onting-onti. Yung 5mm na difference. Pero kahit ganun pa man guys, kahit na may height ka na 4'8, kahit 4'7, kaya nyo po itong abutin kasi napakababa lang po talaga nitong motor na to. And pagdating naman po sa kanyang wet weight, no, with oil and fuel tank, meron po siyang timbang na 94 kilograms. So, kumpara kay Honda Beat guys, angat siya ng 1 kilo dito kay Yamaha Mio Sporty. Pero kahit ganun pa man po guys, napakagaan lang po talaga ng motor na to. So, meron siyang average fuel consumption guys na 45 km per liter. Pero kahit ganun pa man guys, sa 45 km per liter, para sa akin napaka-tipid pa rin po nito sa gasolina. And pagdating naman po sa presyo niya, meron po siyang presyong 71,400 pesos. Pero wala po siyang dalawang variant. So, nag-iisa lang po talaga yung variant niya, which is itong standard na Yamaha Mio Sporty. Next on the list, walang iba kundi si Suzuki Skydrive Sport. So, pagdating kay Suzuki Skydrive, guys, meron siyang engine specs na 113cc to be exact, air-cooled, 4-stroke, 1-cylinder, single overhead cam, 2-valve, at
TFI na din. Max power is 7.6 kilowatts at 8,000 RPM at max torque na 8.5 Nm at 6,000 RPM. Meron po siyang seat height na 740mm. So, magkahaling tulad lang po yung seat height niya at saka seat height ni Honda Beat. So, abot-abot po ito ng mga may shorter height, lalong-lalo na yung mga lady rider or mga lalaki na hindi masyado kataasan. Pagdating naman po sa timbang, meron po siyang timbang na 93 kilograms. So, kayang-kaya nyo pa rin po itong i-maneuver. Meron po siyang average fuel consumption na 42 kilometer per liter. So, para sa akin po, napakatipid na rin po nito sa gasolina. Pero it may vary pa rin guys sa throttle hobby ng driver. Kung mabilis ka magpatakbo, mas fuel consuming. Pero kung takbong pogi ka lang, like nasa mga 50, 60, yan, maabot nyo po yung average fuel consumption niya na 42 kilometer per liter. And sa mga nagtatanong pagdating sa presyo, magkano ba si Suzuki SkyDrive Sports? Meron po siyang price na 69,900 pesos. Siyempre, hindi naman din magpapahuli ang Honda Dio ni Honda. Pagdating sa kanyang engine spec, siya ay 109cc to be exact. 4 strokes, 1 cylinder, single overhead cam, air-cooled at FI na din. Max power is 7.89 kilowatts at 7,500 RPM at max torque na 8.91 Nm at 5,000 RPM. Pagdating naman sa seat height guys, medyo may kataasan yung seat height niya na 765mm kumpara dun sa mga naunang motor na nabanggit ko. Pero kahit ganun pa man, kaya-kaya nyo pa rin po itong abutin kung halimbawa may height kayo na 4.9 to 5 flat above. Dahil nga itong motor na to ay magaan lang din. Meron siyang timbang na 104 kilograms, no? Pero kahit mas angat siya ng timbang sa mga naunang motor na nasabi ko, para sa akin napakagaan din po nitong motor na to. Ang kanyang average fuel consumption guys is 58.3 kilometer per liter dahil nga siya ay PGM FI na, napakatipid na din niya po sa gasolina. Pero may vary pa rin guys sa throttle hobby ng driver. Ayan. So, kung gusto niyo po itong motor na to guys, meron siyang presyong 59,900. So, sa 59,900 guys, makukuha mo na si Honda Dio. So, marami siyang color variant. Mayroon siyang blue, red, at saka orange. Siyempre, ang ikalima sa ating listahan ay si Yamaha Fatio 125. Pagdating sa kanyang engine spec, siya ay 125cc. Air-cooled, 4-stroke, single overhead cam, 2-valve, single cylinder, at max power na 6.2 kilowatts at 6,500 RPM at max torque na 9.9 Nm at 5,000 RPM. So, pag halimbawa guys, naka-activate yung kanyang assist, yung kanyang max torque ay aangat ng 10.6 Nm at 4,500 RPM. So, sa mga nagtatanong, bakit po aangat ng ganun? No, kalakas yung kanyang max torque. So, pag halimbawa kasi guys, meron kang angkas tapos maman-maneuver nyo si Yamaha Fatio sa mga incline na lugar, magdadagdag siya ng pwersa sa torque niya, kaya magiging siyang 10.6 Nm at 4,500 RPM. Meron siyang seat height na 750mm at ang kanyang average fuel consumption is ilalagay ko na lang sa screen. At kung gusto niyo po itong si Yamaha Fatio, meron po siyang presyong 88,900. So sa halagang yan, makukuha niyo na po yung modern yet classical look na bagong motor ni Yamaha ngayong 2022. Kasi itong si Yamaha Fatio guys, is nilabas ngayon lamang taon na ito. So, syempre, hindi din magpapahuli ang Suzuki Bergman Street 125. So, kabilang siya sa ating listahan, guys, it's because siya ay 125cc, yung kanyang displacement, no? So, talagang bagay na bagay siya sa mga beginner. So, pagdating sa engine, guys, siya ay 124cc to be exact. 4 strokes, 1 cylinder, single overhead cam, 2 valve, at air-cooled. Max power is 64 kilowatts at 7,000 RPM at max torque na 10 Nm at 5,000 RPM. Medyo may kataasan siya ng 780mm kasi sa mga hindi familiar sa inyo sa mga motor, si Suzuki Bergman guys is a maxi scooter that you can afford. So yung itsura niya guys is para talaga siyang bulky na scooter, kumbaga parang pina N-Max or X-Max yung datingan niya. So sa mga tatay dyan na gustong bumili ng motor yet hindi po kasya or pasok sa budget, I highly recommend this motorcycle for you guys. It's because talagang napakaganda ni Suzuki Bergman Street sa kanyang mga pockets. Meron din siyang charging port at the same time napakalaki din po ng kanyang
under seat storage at saka napakalawak din po ng kanyang legroom. So kahit na may height po ka nito na 6 footer, eh talagang nababagay po itong motor na to para sa inyo. So abot po ba ng height ng 5 plat si Suzuki Bergman? Yes po, abot po siya. Yun nga lang po, medyo naka-tiptoe po tayo kasi medyo may kataasan po yung kanyang seat height. Meron siya timbang na 110 kilograms. So para sa akin guys, napakagaan pa rin po nitong motor na to. And then, pagdating naman sa kanyang average fuel consumption, siya po ay merong average fuel consumption na 53.50 km/L. So, it may vary pa rin guys, no, sa total hobby ng driver kung maabot nyo yung kanyang average fuel consumption or hindi. Meron po siyang presyo na 80,900. So, kita nyo naman guys kung gaano ka laki yung difference ng presyo niya sa mga maxi scooter ngayon. So, next on the list is si Yamaha Miu Gear 125. So, meron din siya dalawang variant guys, si standard version at saka si S version. So, ano yung pinagkaiba ng dalawa? Anyway, parehas lang naman sila ng engine specs. Sa feature lang sila nagkakatalo. Kasi si S version ay meron siyang stop and start system na kung saan pag halimbawa inactivate mo yon 3 to 5 seconds mag-off na yung motor mo, in that way makatipid ka ng gasolina, no? At the same time meron siyang answer back key kung halimbawa pinark mo yung motor mo sa mall tapos pare-pareho yung mga itsura, pindutin mo lang yung answer back key mo, malalaman mo na kung alin doon yung motor mo. And third, meron siyang reflectorized graphics. So pag halimbawa pagkagabi guys, no, at madilim tapos ilawan yung motor ninyo, magla-light up yon. And that way guys, yung nakasunod sa inyo, ma-aware na, ayan, nauna kayo sa kanila. And fourth, meron din siyang hazard lamp or hazard light. So, yun yung meron si S version na wala si standard version. So, dito naman tayo sa kanyang engine specs. Pagdating sa kanyang engine specs guys, siya ay 125cc to be exact. Air-cooled, 4-stroke, single overhead cam, 2-valve, single cylinder at FI na din. Pagdating sa max power, meron siyang max power na 7.0 kilowatts at 8,000 RPM at max torque na 9.6 Newton meter at 5,500 RPM. And pagdating naman sa seat height guys, meron siyang medyo lang mataas na seat height na 750 mm kumpara kay Honda Beat. Meron silang 10 mm difference pero kahit ganun pa man, abot na abot pa rin po ito kahit na 4.9. So, sa mga lady rider dyan or aspiring, kung gusto nyo si Yamaha Miu Gear, ayan, pwedeng-pwede po sa inyo. Pagdating naman po sa kanyang timbang, meron po siyang timbang na 95 kilograms, full tank na yan with oil na. So, napakagaan pa rin po naman ito. Ayan. Sa standard version yun guys, pero sa S version, meron po siyang timbang na 96 kilograms. So, meron siyang 1 kilogram na pagitan kumpara dun sa standard version. So, pagdating naman sa kanyang average fuel consumption, si standard version ay 41.3 km/L, while si S version ay merong average fuel consumption at 56.1 km/L. So, diba, kita nyo naman guys, napakalaki ng difference nung dalawa. It's because ang advantage kasi nung may ISSE is ano, makakatipid na siya ng gasolina. And at the same time, pagdating naman sa presyo, magkaiba din sila ng price dahil si standard version ay may presyong 77,400 while si S version ay may presyong 82,400. So meron silang price difference na 5,000 pesos. So ikaw, anong pipiliin mo? Yung standard version or yung S version? So comment down below guys. Ayan. I want to know your thoughts below. Ayan. So next, and our list is yung pinakabagong labas ngayon, 2022 na si Suzuki Avinis 125. Pagdating kay Suzuki Avinis guys, meron siyang engine specs na 124.3cc to be exact. Air-cooled, 4-stroke, single-cylinder. At pagdating naman sa max power, meron po siyang ibubuga na max power na 8.7 PS at 6,750 RPM at max torque na 10 Newton meter at 5,500 RPM. Pagdating naman po sa seat height, si Suzuki Avinis guys ay medyo may kataasan ng seat height dahil meron siya seat height na 780 mm. So, para sa akin, kahit na may height ka nga 5 flat, kayang-kaya nyo pa rin po itong abutin. Pero kung halimbawa meron po kayong taller height, well, napaka-friendly po nitong motor na to para sa inyo kasi napaka-taas po ng kanyang seat height at the same time. Napakalaki din po ng legroom nito. So, wala pong pangamba pag halimbawa mahaba yung legs ninyo. Meron po siyang timbang na 106 kilograms.
So, kahit na meron kang height na 5 flat, tapos yung timbang niya is ganito, well, kayang-kaya nyo pa rin po itong i-maneuver kasi napakagaan lang din po nito. Meron po siyang average fuel consumption na 55 km per liter. So, meron siyang presyo guys na 77,900 kung interesado po kayo sa motor na to. Yung po yung kanyang SRP. So, next, Honda Click 125i, ang number one scooter in the market ngayon. So, si Honda Click ay mayroong engine specs na 125cc to be exact, liquid-cooled, 4-stroke, single overhead cam at ESP. Max power is 8.2 kilowatts at 8,500 RPM at max torque na 10.8 Nm at 5,000 RPM. So, pagdating sa seat height guys, medyo may kataasan din ang seat height niya dahil meron siyang seat height na 769mm. So, kalimbawa guys, kahit na may height kayo na 4'9", abot nyo pa rin po ito. Tapos kung 5 flat, mas syempre mas advantage. Yun nga lang guys, naka-tip-toe lang tayo nito. No? Kasi sa height ko na 5'5 guys, medyo naka-tingkayad ng onting-onti lang naman dito sa motor na to. Pero kahit ganun pa man guys, napakagaan lang din po nitong motor na to dahil nagtitimbang lamang po siya ng 111 kilograms. Pagdating naman po sa kanyang average fuel consumption, siya po ay matipid na din sa gasolina dahil umabot siya ng 53 km per liter. No, pero it may vary pa rin guys sa Trudel Hobby ninyo. So pagdating sa presyo niya ngayon guys, meron po siyang price na 79,900 pesos. So check niyo lang po sa mga videos ko kasi marami na din po akong review nito kay Honda Click 125. Lalo-lalo na kung iniisip niyo magkano yung kanyang installment, down payment, nandun po lahat. Next, no, last but not the least, si Yamaha Mio i125. So, si Yamaha Mio i125 guys ay merong engine specs na 125cc to be exact, air-cooled, 4-stroke, single overhead cam, 2-valve at single cylinder. Max power is 7.0 kilowatts at 8,000 RPM at max torque na 9.6 Nm at 5,500 RPM. So, pagdating sa seat height niya guys, meron siyang seat height na 750mm. So, kung halimbawa guys, may height kayo na kahit na mga ganun pa rin, 4'8", kaya nyo pa rin itong abutin. At kung may height naman po kayo na higher height, like mga katulad ko, 5'5", eh talagang pwedeng-pwede itong motor na to para sa inyo guys, kasi abot na abot nyo po ito. No? So kung halimbawa may height kayo 6-footer guys, I'm not sure guys na babagay itong motor na to para sa inyo kasi talagang napakahigan din nyo na pong tingnan pag halimbawa ito pong motor na to ang binili nyo. So I highly recommend Suzuki Bergman Street 125. Si Yamaha MIUI guys is merong dalawang variant, standard version at saka yung S version. So pagdating sa wet weight nila, si standard version ay may timbang na 92 kilograms. While si S version ay may timbang na 94 kilograms. So meron silang 2 kilograms na pagitan. So, ano yung pinagkaiba ni standard version sa S version? So, si S version, guys, is meron siyang stop and start system. Again, yung katulad ng sinabi ko kanina, pag naka-activate ito, 3 to 5 seconds na hindi umaandra yung motor mo or hindi tumatakbo yung motor mo, mag-off yung motor mo. In that way, guys, no, makakatipid kayo ng gasolina. So, ayan. Second is naka-reflectorize na din yung kanyang graphics. Katulad din ng sinabi ko kanina, pagkagabi, hindi maliwanag at may nakasunod sa inyo, tapos nailawan yung graphics ng motor nyo, magla-light up yan, in that way, mas ma-aware siya na merong nauna sa kanila. Third is, meron na siyang 3D emblem na Mio, at syempre yung kanyang answer back key. No, kung ipapark mo siya sa mall, hindi ka na maghahanap kung saan-saan. No, pindot mo lang yung answer back key mo, and malalaman mo na kung nasaan si Yamaha Mio i S version. So, pagdating sa presyo niya guys, may presyo ang standard version ng 75,900. Plus, the S version ay may presyo ang 80,400. So, meron silang price difference na 5,500. So, comment your thoughts below guys kung anong pipiliin nyo, yung standard version ba o yung S version. Lahat ng mga nabanggit kong motor dito sa video ito is in no particular order. So, kayo na bahala bumili kung ano ba yung motor na nababagay sa inyo. Doon ba kayo sa pricey or doon ba kayo sa mas mura? So, comment down below guys. Anyway, kung gusto nyo pa pong makapanood ng video na mas deep pa dito sa ginawa nating best budget motorcycle, no? Watch nyo lang po yung mga video ko kasi halos lahat po ng motor na nabanggit ko is na-review mo na. Kung ano bang meron pa sa kanya na wala yung ibang motor. So, check nyo lang po sa mga videos ko. At syempre, kung gusto nyo pa pong makapanood ng video na gaya nito, at kung gusto niyo pa po makapanood ng motorcycle reviews at tips, yan
please don't forget to subscribe, ayan. And click the notification bell, guys, para pag once may bago tayong upload, eh, ma-notify kayo. And also, sa mga hindi pa po nakapag-follow sa aking Facebook page, please don't forget to follow Langga Gail Motovlog. So, yun, guys, I hope nagustuhan niyo po itong video na to. At kung nagustuhan niyo po itong video na to, please don't forget to like, subscribe, comment, share. Well, that's it, and God bless.